kanya, Panginoon ang naghira sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinira, masayang nagbiriwa. Magalang tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lumha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, at tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreyo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya't tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino, at puspos ng Espiritu Santo, at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga-Antioquia, isang hentil na naakit sa Hudaismo. Iniharap sila ng mga apostol. Sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem at maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy, tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, ang tanan, mga tao'y di na mayan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nagtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Sumakay sa bangka patawid sa Kapernaum. Madilim na ay wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod na sila ng mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka. Sila'y natakot, ngunit sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka, at pagdakay sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsuupo na po ang lahat. Sa atin pong unang pagbasa, maganda po nating makita, no? Yung mga alagad ay dahil dumadami na ang mga nananampalataya kay Jesus, medyo nagkaroon sila ng problema. Nagrereklamo na ang mga balo na hindi na sila nabibigyang pansin. Nagrereklamo na may hirap na parang hindi na sila nabibigyang pansin din. At yung mga alagad ay nahirapan ang balansin yung buhay panalangin at pag-aalaga sa mga nangangailangan. Kaya ano naging solusyon nila? Nagkaroon ng pangangailangan. At ang naging solusyon nila ay pumili ng 7 na magiging katuwang nila na tinatawag nilang diakono. Pag may pangangailangan, umuusbong ang tawag. Sa atin pong unang pagbasa, nagkaroon ng pangangailangan ng simbahan. Kaya nagkaroon ng tawag para sa 7 lalaking ito na maglingkod at kumalinga sa mga nangangailangan. Maganda rin, no, para sa atin bilang mga Kristiyano,
ano ba yung tawag sa atin ng Panginoon? At yung tawag niya sa atin ay para tumugon sa isang pangangailangan. At ganoon naman yung pagtawag sa atin ng Panginoon, kahit tinatawag ng Panginoon, hindi lamang para sumunod sa Kanya, pero binibigyan din tayo ng kakayahan ng Panginoon na sumunod sa Kanya para tumugon sa isang pangangailangan para sa ikauunlad ng simbahan o sa ating paglilingkod sa kapwa natin. Ang pitong lalaking ito sa ating ebanghelyo, tinawag ng mga alagad para tumugon sa hamon ng paglilingkod. Ngayon, maganda rin tanong sa atin, sa tingin mo, saan ka tinatawag ng Panginoon? Anong paraan ng paglilingkod na tinatawag ka ng Panginoon ngayon? Hindi po ako makakasagot niyan. Kayo ng Diyos ang makakatugon diyan. At sana no, ang ating tugon din ay merong pananampalataya at merong pagtalima sa Kanya. Ang Diyos naman pag tumugon at tayo tinawag ng Diyos sa paglilingkod, nangangako din siya na sasamahan niya tayo. Nangangako din siya na ibibigay niya sa atin ang lahat ng kakayahan para matugunan natin kung saan tayo tinatawag ng Panginoon. Kaya po kung papansinin natin ang ating ebanghelyo, bagamat merong lumakas ang hangin at alon habang naglalakbay sa bangka ang kanyang mga alagad, at nakita nila si Jesus na naglalakad sa tubig. At nung sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Ano naramdaman ng mga alagad? Sila'y napuno ng kagalakan. At ganoon din po sa buhay natin, sa ating pagsunod sa Panginoon, sa ating paglalakbay, hindi pinapangako ng Diyos na walang alon. Hindi pinapangako ng Diyos sa isang taong sumusunod sa Kanya na hindi ka magkakaranas ng paghihirap o mga pagsubok. Kasama sa pagsunod sa Diyos na minsan may mga alon tayong kahaharapin, malalakas na hangin na ating kailangang bagtasin. Pero ang pangako din ng Diyos sa atin, huwag kayong matakot, ako ito. God promises His presence when we follow Him with a whole heart. Kung tayo ay nakahandang tumugon sa tawag ng Diyos, nakahandang maglingkod, nakahandang maglakbay kasama niya, ang pangako din ng Diyos sa atin, narito ako, kasama ninyo ako. Hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay, kasama natin lagi ang Diyos. Siya ang tutugon sa atin, siya ang gagabay sa atin, siya ang tutulong sa atin. Kaya maganda rin sa ating mga pagbasa na ito, muling balikan, ano yung pangangailangan na nakikita ko na pwede kong tugunan? Baka doon tayo tinatawag ng Panginoon. Ano yung pangangailangan na may pwede akong iambag? Pwede kong ibahagi ang sarili ko? Doon tayo tinatawag ng Panginoon. Because in every need, there's a vocation that always arises. Pag may pangangailangan ng simbahan, may tawag sa atin ng Panginoon na tumugon. At pag tumugon tayo sa tawag na yon, ang pangako ng Diyos lagi sa atin, ako ito, huwag kayong matakot, kasama ninyo ako. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang panibagong tiwala sa pag-ibig ng Diyos na lagi nakahandang tumulong. Ilapit natin sa Kanya nang may pagpapakumbaba ang ating mga kahilingan. Ang ating itugon, Ikaw ang aming kapanatagan o Panginoon. Ikaw ang aming kapanatagan o Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo, naway patnubayan ang Espiritu sa kanilang pag-akay sa kawan ng Diyos
lalo na sa mga krisis na hinaharap ng simbahan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan o Panginoon. Tayo naway pagkalooban ng Diyos ng masaganang biyaya ng pananampalataya upang makaroon tayo ng tapang na harapin ang mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan o Panginoon. Ang mga nagpapatangay na lamang sa umaunos na agos ng buhay, naway matagpuan ang simbahan bilang isang payapang kanlungan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan o Panginoon. Sa mga may sakit, naway maihatid ang habag ni Kristo sa pamamagitan natin bilang tagapaghatid ng kanyang mapagmahal na pangangalaga. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan o Panginoon. Ang mga yumaong tapat sa Diyos, naway magtamasa ng kapahingahan sa langit sa presensya ng Panginoon. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan o Panginoon. Ama naming Diyos, dagdagan mo ang aming pananampalataya upang ganap kaming makasalo sa buhay ng simbahan, upang matupad namin ang iyong banal na kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Handog ng pagkabuhay. Pinungkuri kita, Lord, sapagkat ako'y iniligtas. Nakakaaway di makuhang matuwa na sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Tuhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog na ay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyosan ng kalugdan at kami gawin mong hain sa iyong laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus na lupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsinuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y nabatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan.
at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa akin.
sasamahan, di ka pababayaan, bigat ng iyong pasali ay aking dadalhin. Puso mo'y iyong ituon sa dakila, pag-ibig ko sa'yo. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating adoration chapel at baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng badal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nagutos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan nang poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. We
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, idigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.